kay mga unon, ha? Dili ka akong trabaho o layo-layo, kay di ka agwanta, o kay resinangay rin o si agaw pila. Bisag pabiyaag lang, survive lang yakot. Pero kay sa ilimon, huwag din magbuwag, bisag ka asiguro, pinara ka adlaw. Di ba tayirik? Tay mga tao nga na, di pwede malitan sa usa ka importanteng tao, usa ka importanteng butang, kay masakitan siya. Or, mawalaan sa gana. Mo, ikibati ito mas, nagsiparin siya. Tungod sa kamatayon sa ilang master na perting suura nila, marinungdan ilang ibiyaan tangan, nasto palo Jesus, na huwag tang pagyulong galit, di kasakitan. Ay, grabe. Imagina ninyo ang nahitabo ni Tomas. Put your subs in the shoes of Thomas. Then you can understand what I am talking today. Iba mo kung kasuway mo ng namatyan siguro. Kung di mali mga pamilya, pwede friends, silingan, relatives, sakitan ba yata? Ang uban mo, hilak, stand mo. Diba? That's normal. Reaction of a certain individual na nawag-an sa usaka importante na butang sa iyong kinabuhi. Si Tomas, may bati anak. Importante si Kristo alang kaniya. Di sakitan siya. Matong meditan siya sa iyang mga kuyog. Mura siya na prostrate or di yun mura. Na prostrate din siya. Ako, nilumdum na ko si Ion Spigala, si Mans Naomi Casinias, yun sa brother, I told people na di mo kalawat. Kay naatastado sa sala. Huwag mo sakitin na di mo makadawat ni Jesus. That's your statements when we talk and that conversation happened 2 years ago, if not mistaken, doke na. But it is what it could, injected in my mind already. It reminds me every now and then, di kasakitan, kundi ka makadawat ni Jesus diya sa Santos ng Eucharistia. Meaning, di ba kasakitan na di takadawat ni Jesus or else ditas na ni Jesus, malayo ta ni Jesus, or si Jesus dilit nato, maangkon, dilit nato siya maduol, di nato siya masuon, di kasakitan. That's the question, according to Naomi Casinias, my friend. Oh. Why I talk these things? Tungod kay maunay gibati ni Tomas, gisakitan siya sa si Kristo na wagtang kita. Anyway, di magiging mawagtang ang Ginoo, categorically, nawagtang si Kristo in person, sa iyong pagkayuman being, pero in spirit, never. But the point is, I would like to stress out, di ba kasakitan na, di ta kasimba sa misa, malayo ta sa misa, di ta sakitan. Di ba kasakitan na, di ta kanuhog sa iyong mga pulo, every day, di ta sakitan. Di ba kasakitan na, di ta kaampo, di ta ka-permittings, di ba nasakitan na naibaw ta nga paminaw ni nato, murag nalayok na kita sa Ginoo, pero nung ka ng Ginoo may malayok na to, is always in our side, every now and then, whoever you are. Pero kita, maumay, kusog mo palayo. Ha? Kusog mo biyak. Kusog mo distansya. Mauli, gibuan ni Tomas. Mauli, witness ni Tomas, ministansya siya siyang grupo. Kay abi niya, nawak ng Ginoo, pero naaman niya. Although, dili in person, absolutely, kinagpakita si Kristo according to Acts 1 verse 3, for me this naman, as a human being na resurrected, glorified body, and that's our future, according to 1 Corinthians 15:35 to 56, that after this life, after the end of this earth, all our souls, if ever we will be in heaven, will come down to find the dust na maoy compositions ng lawas as what prophecy of Ezekiel said, as what he prophesies, as what the prophecy is emphasizing, Ezekiel 37, 1 to upward, na mga unod, mga bukog, maunit. Si Kristo ang unang naitabuan na na, yung bukog o espiritu na ulit after 3 days, in John chapter 20, within only 40 days. After that, mibalik siya sa langit. Huwag na magpakita as a human being. Huwag na. 40 days lang after he was resurrected, that was his glorified body. And that's our scenario after this life. If everything will be consummated, consummated,
Speaking of consummation, matapos na tanan ba? Oh, mawala siya. Ang makita natong reality. So si Tomas, may dayo, may hawa, may separate. Muli, ang nakita natong ni Tomas. Lalo, kay paminaw niya, nalayo ang Ginoo sa kitan siya. Ano lang like, Tomas? Isa kitang mata na nalayo, tas Ginoo. Isa kitang mata na paminaw na itong nalayo, tas Ginoo. Na ikuman, relax na kaayo. May sa kwesta ba simba, way ang buampo, way pang Ginoo. Why pagpangalagad, why pagpaminaw, relax lang. What kind of people they are? I'm just telling you what is behind of Tomas. Ano masakta na ito ba? Pero, you know what? Ang pinaka-lindot na imahin si Bangilyo, if you will try to internalize the gospel for today, muli gusto na po na inyong i-apply sa inyong panumruman karumbuntaga. Kay today, the truth is, the image of the Roman Catholic Church is revealed in our gospel. In what way? Naunsang pag-aunsang na-reveal man ang image sa simbahan katoliko? Because of Jesus' appearance? No. Not only in that point, but because when Thomas was lost in his flock, in his pundo, in his group, nagtaas na silang pinagsamahan. According sa mga theologians, depression. That either of the two, Thomas voluntarily came back to his group or unknowingly, hidden to our knowledge. This is just a presumption according sa mga theologians. His group, mga kauban niya, nanigkamot to connect with Thomas. Nanigkamot ang iyang kuyog ng mga disipulo. Exploding Judas Iscariote, kay patay naman to. So ang napulo, ay wak pa man sila kailik at the time, kay bago pa man kaayong namatay ang Ginoo, nagtago sa susagalawak, nagampo, nawas Tomas. Probably, some of his companions ng mga apostoles, seek Thomas, find Thomas, look for Thomas, in order that Thomas will become as good as Thomas before sa kamatayo ni Kristo. So, two ways. Either si Tomas, ibalik voluntarily. Is Tomas, oy, Maison, di anak ko, balik ko, konsensya ko. Ha? Di anak ko, apil ako ninyo. Konsensya ba? Inana ko na usay. Sa ito reaction, pag mangloon ka mo, simba ta, ma-prostate ta, mulistansya ta, kanugayan, makonsensya man. Bulgos mo ba mga tao? Pagkanungog lang, dagan kong isyo, kontrobersya, mulistansya man. Pagka-right na, uy, sani ganyan, si Brother Ilsel, gigamit ganyan ni Sino o tingali. Kaya bisa kung sa ako, nagsangra kong litso, di, mag-ibundang. Muhalay mong yun. Ang uban, hinahinay kong balik, brad, di aramin. Naaramis yung palibot, pero, honestly, these people, we are detached from it, silently. That was Thomas. But later on, they came back to me, silently. That's Thomas, in the first place. Or secondly, ako man yung marit, kaya tinukod man yung experience nako. Nako yung mga membro, na mauy mo ingos, mga nangaluya, huy, saan lang, di naman ka mong simba, di naman ka mong Ginoo. Saan man ang, wak naman kapakita kay brother, ibig si brother in zero, na hinanglali mo, saan ba kang distansya man ka, umulian, mau ba? O oh, sige, inas brother nga mutabang ko niya, inas brother Insel nga naarap ko ha. Saan ba na-uplifting mong tao na na-discourage, na-detach, na-prostrate sa iyong kinabuhi tungod sa intervention sa mga suod na ko mga ministry workers, tungod sa intervention sa mga amigo na ko na nag-uplift na, nag-gasing na. You know what? This is the second ground why Thomas returned to his flock. This is just a presumption of some theologians. And I am entitled to presume also with regards to my reflection na probably ang apostol iskuban nangita tong Tomas. Why Tomas? Saan ba kang nangluod man ka, nangluya man ka, taglog man ka, saan ibang nagwaduhan ang kasimong pagtuo na taas ba itang principles ng Ginoo? Kaya mga Tomas, ikauban ba namong Ginoo? Pilimero na mong tapo, nandun niyang simana, Domingo to, nagpakita si Kristo. Ha? Sigurado ka? Ako na ninyi, da sa situation ba, sa istorya ba? Mauni, naitamu, this is just a presumption ha? Diyos naman, sigurado ka ba eh?
lagi di Kristo nang pakita. Kaya madali sa aral nga, mabasa ako siya, mo madali siya saan that he will rise again in John chapter 2, 21, yung siya, gumalit ko, bakunan ko ni after 3 days, that's referred to himself. Iyon to man ang presyo, ha? Mugiro ako din po, 14 years kapit ni Mugtokot, tokoro ni Mugtokot, adlaw, that's referred to himself, was nakasabot. Pero yung matilang kasabot, iyon to may koyong niya ang pusulis, tamay, balik, tamay. Anda to, magkampok na, magkampok na, kayo lumupakita na putos. Atong master, atong matutudlo, atong Lord Jesus Christ. Yung tumas, mauma, ah, sige, balik na lang ko ha, pasiluan lang ko ninyo ha, kay sa umang tao. Moni, dialogue lang to ha, between sa disipulo representative o ni Tamas, ako rin yung presumption na rin. So two ways, two reasons why Tamas, iba, either, nakonsit siya, nakahinuklog, na iyang gibiyaan ang iyang mga panahan to be with God forever. Nibalik, voluntarily. Mura po niso ba itong mga membro ba? Na voluntarily, silently, may detach, may lailo, may pahuway. Huwag na pakita. Kanugaya, nakonsit siya, nibalik. May dahil brad, ang tics, di arami brad, na arami, pero alam ko na ang katotohanan, wind, that's typhoon, attack in my ministry. Kalimatawa na, nahinay po glaylo, naniin. Ay, mga tao yung nadagan. Pero naapoy mga tao na wak matarok, muras mga apostolist ni Kristo, pagkamatay, intas na, nagtapok na, likod na kayong ga, higusan ito sa lawak. Ako'y mga membro yung nanas ministry, na likod kayo. Kanla yung mga membro to sinis ni Bigod, mauna po na yung nag-encourage sa mga nangaluya. Kay Dagha, mga Tumas sa palibot, mga Tumas, dalik mo, balik mo, mga lagad, nagbalik sa ba ang tao na luya sa iyang pagpangalagad, Tumas na. Pangitak mo sa inyong pamilya, silingan, kapas, daghang Tumas niya. But today, believe me, my dear people of God, na ang simbahan na image is revealed in our gospel for today. Nalo, tining dibuhat sa iyang mga kuyog na si Tumas dipangita. To isa, either dipangita or wala. Voluntarily si Tumas biduol o giwil kagsagbalik. Mauni ang dagway sa atong simbahan katoliko. Ask me why? Ang simbahan katoliko, muras mga apostolis na napulog, padayon na nangitas mga Tumas. Kanang mga tao bang nilayo, milaylo, nagluod, nagfrustrate, nagismaya sa kinabuhi, nagbating spiritual dynamics, ngunit nabawas itong simbahan. That's why there is a continuous evangelization of our Roman Catholic Church sa mga pari, sa mga ordain, sa mga lay, sa mga misioneris, to the four corners of this earth. Why hunong every now and then? Pila kang lipo ng mga misioneros, why hunong sa pagsangyaw pagwali, kay muna image sa itong simbahan katoliko, mura si Evangelio, nangita ang Tumas sa daghan na Tumas sa panibod. Na nang loo, na discourage, nagpalayo, misi pa rin. Nakuha niyo, this is the image of the church. Ngunit ang guwes ng simbahan, bilis. Secondly, kung voluntarily, si Tamas, may balik. Gignan ba siya sa ilang mga kuyog, hey, Tumas? Manong makita, makalama Tumas? Ha? Manong makita, makalalas? Gibiyakan nili mo Tumas? Kaya baka Tumas, di niya ba yung Ginoo, pero di na namo ka madaman. But when Tamas came back, they will come Tamas. Like the father of the prodigal son, in Luke 15 verse 32, upward, they will come and come back return siyang lost son. And this is the image of the gospel. When Tamas came back to his group and disciples of Jesus, openly, welcome Tamas to be as one of the 11 disciples sa atong Ginoo. Voluntarily, heartily, openly, huwag nila basulas Tumas. Huwag nila inas Tumas. May Tumas, tawanan kang dako laya sa ayaw pakita din sa mong grupo, bantay ka ron, pakita rin ka, guyuron, hindi ka na mo, ihagbong ka na mas balay. Never. Wala na mahimos mga tinunan. And that is the image of the Roman Catholic Church. The church has a big heart as what I am always telling you. As what I am always emphasizing you. Because God himself is the one who founded the church who has a big heart. Therefore, ang atong simbahan is also has a big heart.
sama sa mga disipulo ni Kristo na pulo, dagko kasing-kasing, ilang di-welcome si Thomas o balik sa pundok, mauni ang dagwa itong sibahan. If voluntarily ang tao magbago, repent, if they are not Catholics, if they are voluntarily surrendered and come back to the Roman Catholic Church, the Roman Catholic Church is openly welcoming these people who are what they call tamas in our society. Other religions or else those who are not serving God anymore, especially those who have what they call hardening of their hearts later on, nakahiloklog, nakonsensya, that's why they came back to the Roman Catholic Church. And the church, believe me, dako kayo kasing-kasing nagagpawat kang isang tinsa na mudugol, mupalik, musimba, mualagad sa Ginoo din sa atong simbahan Katoliko. See, nakita ninyo sa Ebanghelyo, ang dagway sa simbahan, maunit dagway sa simbahan. Si Tomas pagkawala, either of the two, si Tomas, di pangita o voluntaryo. Ang nangita niyang kuyog, ang simbahan karon sige, pangita sa mga Tomas. Hay mo mga Tomas, balik na mo, di pangita mo simbahan. Ha? Mga Tomas, kung kundi magalit mo makaplagan, voluntaryo mo murag Tomas, di balik niling simbahan. Sama si Bangilio, si Tomas, di welcome. Kamusta di welcome pagmamalit mo sa atong simbahan. Whoever you are. Nang Catholics or Catholics na way klaro, you are welcome to come back to this church kaya kasing-kasing yung simbahan dako. Di kay, ah, lay ka ngayon, kuha na kay church, layan, ayun nagbalik, dili tayo nga na. Ah, makasasakal dako. Ah, panuway ka, dautan ka, no, dili tayo nga na. Ang pagsayin sa simbahan, alam siya ang mga anak na makasasa is endless as what Jesus told to Peter, Matthew 18:21-22. Forgive them, Peter, 77 times. Endless forgiveness must be given to the sinners. And according to Theologia, 77 times means endless forgiveness. Maulit ang simbahan. Tamas to his group. This is the church unto us. Who are also tamas at the same time sa atong adaw-adlaw ng kinabuhi. Mother people of God, alang sa mga Tomas sa palibot, you are still welcome to this church. You are still welcome to come back to God. You get my point? You're still welcome. And to all Tamas, believe me, despite of my situation, despite of the disclaimer that I have of my ministry, pero personally, pamukay mo, asa ko pa doon, sunod mga buwan, mga adlaw, mga tuwing, ang importante matag-adlaw, gagtawag ko ninyo ng mga Tomas na mamalik mo sa Ginoo. Kay mauna ang dagway sa simbahan Katoliko. Sigig pangabig, sigig pangita sa mga Tomas na nawagtang sa pananaw sa simbahan. Maunang Tomas, wherever you are, whatever you are, whatever you know, come back to the church. Come back to God. Di ka sakitan na malayo ka sa Ginoo. Di ka sakitan na nalayo ka sa pundok sa Ginoo. Di ka sakitan na sa tumasakitan. Ulit ko, mali ko, sakita. Mauna siya, tinuod nga dagwa yung senaryo aling Tomas. Di ba? Karon, sadyang si Tomas dito na sa gitawag na tuog pundok niya, gingan sa Tomas, ibaw ka, pakita na bang ginondari? Mas Tomas, istoryahin ninyo, inyo na kong ignon, aron na, bubalik ko ninyo, inyo na kong alala,